Hi guys. Ano to? Continuation ng vlog ko kanina umaga. Ay hapon pala. Kumain kami ng sushi kanina din. Magluluto naman ako ngayon ng giniling kasi wala kaming mga ano namin pagkain namin na naka-stock diyan sa fridge is puro mga soup. At saka yung mga ano na kutkutin. Wala pa kaming pangkain sa kanin, pang-ulam. So ayan, magluluto ako ng ginisang giniling ngayon. And ano ngayon pala, June 13 Monday. Ang nangyari lang ngayong araw na to, sinamahan ko si Regina Bell sa pagpapa-check up niya kanina. And then, main nga kami ng sushi. Then, nagutom ako sobra. Then, ang tagal na behind yung doctor for like, I think, an hour and a half or so. Parang ganun. Ngayon naman, kita niyo, 24 weeks na ako. But I'm so, parang ang laki ko, diba? Lumalaki ko kasi puro matatamis. At saka, basta parang medyo malakas ako kumain. I don't know. Tsaka wala ako masyadong exercise. Konti lang. Kaya, kailangan ko ng change ng routine ko ng next week or this week. So, ayun. Medyo sa gabi, iniiwas ako na kumain ng madami. So, yun. Pagkagising ko, doon lang ako kumakain ng madami. Tapos sa gabi, medyo iniiwas ko na ng heavy meal. So, yeah. I'm trying my best to keep my weight normal and healthy for me and my baby. So, yeah. Ayun lang. As you can see, yun ang belly ko ngayon. 24 weeks. 25 weeks na ako bukas. So, ayan. So, magluluto muna ako ng giniling. Ipa-prep ko muna, okay? Bago ko mag-video kasi yung hirap mag-video ng isang kamay lang. I mean, magluto na isang kamay. Okay. Okay, mag-upisa na tayong magluto ng ginisang giniling. Alam nyo lang, preheat nyo na yung pan. So, yan. Patuyin muna natin. Tapos, lalagyan natin yan ng mantika later. Ang kailangan ko nyo lang for ginisang giniling is yung tomatoes. Wala akong malaking tomatoes kasi nasira na. Kaya ginamit ko muna yung grape tomatoes. Pero any tomatoes you can use. Tapos potatoes. Garlic. Marami na akong nilagay na garlic kasi baka masira na yung ibang garlic. Nabuksan ko kasi lahat ng cloves. So, ilagay ko na siya lahat. Pero pwedeng konti lang yung gamitin nyo. Pero parang gusto ko maraming garlic dito sa giniling. And then, sibuyas. Dice nyo lang. And then, soy sauce. Nakalimutan ko soy sauce. Soy sauce. Gusto ko siya lagyan pa ng ano sana, ng repolyo. Ng repolyo at saka ng bell pepper kasi wala ako. Ano lang yung meron ako, yun lang yung magagamit ko ngayon. Wala na ako stock ng bell pepper at saka ng cabbage. Parang gusto ko lang ng cabbage. Ang gagamitin ko na lang, lalagyan ko na lang siya ng spinach pag naluto na. I-microwave ko na lang spinach for added vegetables. Kasi mahilig ako maglagay ng spinach sa kahit anong ulam. Mostly, yung baka ulam ko. Sabaw, yan. Hindi ko maglagay ng spinach kapag walang gulay. Ayun. Ano pa ba? Or cabbage. Yeah. Saan na tayo magluto? Iuna nyo lagay yung bawang. Lagay nyo muna yung bawang. Okay, ano nyo muna. Hanggang sa mag-brown. A little bit lang, huwag ko siya ipustado. Next, yung sibuyas. Sobrang tapang. Sakit sa mata siya.
medyo gustado. Ayoko nung medyo malambot pa. Kung sa bawa, medyo gusto na ko. Kaya, haluin lang natin. Hanggang makover yung patatas ng pamanas. Yung juice ng pamanas. Tapos, hayaan lang natin ito malambot. Pag halfway, ano na siya, so, medyo malambot na siya na konti. Pwede na natin sama yung giniling. Huwag lang sobrang lambot kasi mas sobrang lambot. Pag mga halfway done na yung potatoes, tsaka na nilagay yung giniling. Okay. And yung mga sisig. Siguro mga 10 minutes. 5-10 minutes. Okay na low, medium heat. Low to medium heat. Thank you.
huli, dinidil ko siya konting-konting ano lang, asin at saka asukal para lang mag... kasi pag kami konti asukal, lumalabas lalo yung alat niya for me. Ha. So, ang gagawin ko dito, pag the way na kainin ko ito ngayon, ang way ng pagkain ko, lalagyan ko siya ng spinach on top para lang may mas marami pang gulay. Kasi like spinach, so nasa sa inyo yun. Pwede nyo kainin ng ganyan lang or lagyan nyo pa ng bell pepper. Nasa inyo yun. Kaso walang bell pepper nga sa fridge. So, yan. So, yan lang ang ating ginisang giniling.